Tampok ang mga painting ni dating Pangulong Cory Aquino sa isang exhibit para magsilbing alaala sa kanyang natatanging buhay at kontribusyon. May news to go si Micaela Papa. Simbolo ng demokrasya at kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa. Ilan lamang ito sa papel na ginampanan ni Corazon Aquino noong siya ay nabubuhay pa. Pero sa kabila ng kanyang pagpanaw, eksaktong 4 na taon na ang nakalipas, nananatiling buhay ang alaala ni Tita Cory sa kanyang mga obra. Higit 100 painting na karamihan raw ay regalo ng dating pangulo sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang pinagsama-sama sa isang natatanging exhibit. I had to call up all the friends that I knew who might help paintings. And I understood why it's so hard for them to let go, even just for a week. They wanted to know if the place was secure. Paborito raw ng dating pangulo ang mga bulaklak, kaya naman ito ang madalas na itinatampok sa kanyang mga likhang sini, gaya ng makikita sa handbags na ito. Kasi alam mo yung flora, kasi yung feminine type kasi natin na tsaka religious eh. Kasi she's a religious one eh. I think ang flowers kasi mas malapit yan sa mga sa atin, sa puso natin, di ba? So siguro, Tita Cory likes flowers. Minsan na raw may nagpanggap na nagbebenta ng Peking Cory painting. Kaya para hindi maloko, malalaman raw na original ang isang Cory painting kung ito ay may pirma ng dating pangulo. Madalas rin daw makita sa likod ng masterpiece ang kanyang dedikasyon. She was one of the last few who would write notes to people. Kasi now everybody emails, diba? Thank you ka, magte-text ka. Parang okay na yon, which usually it is. But siya talaga, she would take the time in longhand to write to you. Dahil priceless ang mga painting, gayon na lang ang pagpapasalamat at pagmamalaki ng mga taong nakatanggap ng regalong ito na personal na likha ng dating pangulo. Eh syempre naman, tuwa at you know, yung privilege na binigyan niya kami ng part of herself. Because that's really a gift of herself. Hanggang bukas, maaaring masilayan ang painting exhibit ng dating pangulo sa isang hotel sa Maynila. Micaela Papa, GMA News.